Hey guys, good morning! For today's vlog ay day 2 na namin dito sa Singapore and day 1 naman sa first ever cruise ship experience namin ni Big Boss. But before dyan, ipapakita ko lang sa inyo itong nabook naming capsule hotel dito sa may Kampong Glam. So, eto pala yung entrance nila and eto naman yung front desk na available 24 hours. So, dito pala na area namin iniwan yung mga bagahe namin kahapon before kami mag-check-in. Tapos, dito naman sa kaliwa yung toilet dito sa first floor. And eto naman yung restaurant kung saan sila nagsiserve ng free breakfast. So, ayan, at andito na tayo sa room namin. Tapos, nasa second floor pala yung capsule namin. O, diba, ang cute. Mukha lang siyang maliit guys, pero malaki yung space niya sa loob. Tapos, may free water na rin. So, 8:30 na pala ng umaga ngayon at andito kami sa may Arab Street. Tapos, mga 1-minute walk lang to galing sa hotel namin. And malapit na mag 9 AM dito, pero wala pang masyadong tao, halos turista lang nakikita namin. So, eto pala yung isa sa mga sikat na street dito kung saan maraming pang IG spots. Grabe, ang dami talagang murals dito sa Singapore. So, ayan, after namin mag-check out ay papunta na kami ngayon sa may Marina Bay Cruise Terminal. And time check, 11 AM na pala ngayon. Dito pala kami sasakay sa may Bugis Station kung saan kami nag-exit kahapon galing airport. Ang ganda talaga ng location ng nabook namin na hotel, malapit lang sa train and bus station. So, 2 beses lang kami sasakay ng train papunta dun sa cruise terminal. Siguro aabutin lang ng mga 30 minutes yung travel time namin. So, after namin magkanan ay andito na kami sa may Bugis entrance. Tapos, didiretso lang tayo pakaliwa. Tap lang natin yung card natin, tapos baba ulit tayo. So, ayan, at dito na kami sasakay sa first train namin. So ayan, after 2 minutes train ride ay andito na kami sa may City Hall Station. Pagkalabas namin ay kumaliwa na kami agad. Tapos bababa kami ulit para sa pangalawang train na sasakyan namin. Upa! Asa! So ayan, at nasa kanan pala ang train na sasakyan namin papuntang Marina South Pier. So, napansin pala namin na wala na masyadong pasahero dito. Tapos ayan, antay-antay na lang muna kami sa train. Every 6 minutes kasi yung interval. Ang tao. So, umabot rin ng mga 6 minutes yung train ride namin. Tapos, may 3 stop siya. And after ng 3rd stop, kami na lang at yung isang family ang naiwan sa train. Sigurado, pa-cruise ship rin sila at wala ka ng ibang mapupuntahan dito kundi yung cruise terminal. Tapos ayan, akyat na naman ulit kami. Grabe dito guys, wala talagang katao-tao. Exit B. Ay, hindi ko alam. $1.19. Tapos ayan, diretso lang, tapos kaliwa. And akyat na naman kami ulit. Grabe, ang bilis ng sabayan namin. Bigla ba naman nawala? So finally, nakalabas na rin kami ng train station. So ayan, at maglalakad pa kami ng mga 500 meters pa. Buti na lang talaga at may bubong dito hanggang dulo. At malayo-layo rin kaya yung 500 meters. Ano? Ano bidyuhan? Grabe, mas lalo kaming na-excite nung nakita na namin to. Kitang-kita naman, hindi ko na kailangang sabihin kung gaano ka-excited tong isa. Eto kasi talaga yung nilolook forward niya sa travel namin na to. Ang Royal Caribbean Spectrum of the Seas. Ang pinakamalaking cruise ship dito sa Asia. So, itong cruise ship adventure namin starting today ay 4 days and 3 nights yung in-avail namin. Yun lang kasi ang pwede isingit namin sa time namin dito sa Singapore. Tapos, hindi talaga kasama sa original plan na mag-cruise ship kami. 12 days lang kasi yung bakasyon ni Big Boss. May nakita lang kasi akong vlog about sa cruise
ship na to, kaya ayun, napabook ako agad. Tsaka na nga lang nalaman ni Big Boss na magko-cruise ship kami nung tapos ko na siya mabook. Kaya ang dami tuloy namin adjustment sa itinerary namin. Tapos, naging limited tuloy yung Singapore stay namin, pati yung Kuala Lumpur, Malaysia and Thailand. Nakabook na kasi advance lahat ng flights namin, pati itinerary tapos na. So ayan, at itadraft off na lang muna namin yung mga bagahe namin dito sa may baggage check-in counter. At ihahatid lang nila yan sa kwarto namin mamaya. So ayan, at aakyat muna kami sa taas para makapag-check-in. So parang same lang rin sa airport yung sistema nila. Mag-check-in ka, tapos dadaan ka sa immigration. Kasi lalabas ka ng Singapore, nakabarko ka nga lang. Oo. Hindi, sa baba na yun sa check-in. Oo. Kung dun ka manggagaling, meron din dito. So, time check, saktong 12 PM na pala ngayon. Kaya, marami ng tao, 11 AM kasi nag-start yung check-in time nila. And pwede na rin mag-boarding. So, ayan, at dahil bawal mag-video sa loob ng terminal, diretso boarding na tayo. Tapos, kukolektahin nila yung mga passport dito. So, madali lang naman yung pag-check-in namin kanina, pati sa immigration, kasi scan lang ng passport. Siguro mga 40 minutes lang, kasama na yung pag-antay namin sa boarding area. By batch kasi yung pagpasok. And ayan guys, papasok na talaga kami sa barko. Tapos ang una naming gagawin ngayon ay kakain talaga. Hello! So, after namin makapasok sa cruise ship ay dumiretso na agad kami sa Windjammer Buffet Restaurant. Sa gutom namin, nakalimutan ko na mag-video. Tapos, after namin kumain ay dumiretso na agad kami dito sa room namin. Kaso, wala pa yung mga bagahe, siguro mamaya pa yun ihatid. Tapos, eto pala yung mga sipas namin, tig-isa kami ni Big Boss. So, nakalagay pala dyan kung ano yung mga pangalan namin at yung room number. Pati rin pala yung oras ng napili naming dinner time at table number at kung anong date mag-disembark. So, ayan na nga at pumasok na agad si Big Boss at nakalimutan niyang ilagay yung sipas para magkailaw. So ayan, at mag-room tour muna tayo. So pagkapasok, may mirror agad dito sa kaliwa. And dito naman, may table siya and salamin ulit. Tapos dito naman, may malaking TV, tapos malaking bed. Ayan oh, sobrang laki, tapos yung mga unan niya ang tataba. Tapos dito sa gilid, may upuan. And cabinet na may safe and maraming hanger. So eto naman yung CR. Para sa akin, tama naman yung laki ng CR. Tapos sobrang linis. Tapos dito sa kaliwa, may malaking mirror. And kailangan mong magdala ng sariling toiletries. So time check, 4 PM na. And eto na rin yung departure time namin. So bye for now Singapore and hello Pinang Malaysia. At ayun na nga guys, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ganap once na paalis na yung barko. So, yung nakita nyo kanina guys, yun yung mga gana pagpaalis na yung barko dito sa Singapore. Grabe, enjoy na enjoy kami ni Big Boss kanina. So, eto palang nakikita nyo ngayon guys, na glass na capsule ay tinatawag na North Star. And rising more than 300 feet above sea level. So, ayan na nga guys, after namin maglakad-lakad kanina, nagutom na naman ulit kami. Kaya, dito namin naisip kumain sa may free pizza. So, from 1 PM to 6 PM yung operation hours nila. Ayun! Yung sa'yo? Aw. Water?
So, after namin kumain ay andito naman kami ngayon sa Cplex. At dito na side naman ay iba't ibang klase ng arcade games na pwedeng laruin. Ayan o, enjoy na enjoy yung mga kids dito. Sila na talaga yung magsasawa kakalaro dito buong araw. So, ayan, pakita ko lang sa inyo lahat. And eto naman yung bumper cars. Itatry namin yan sa susunod na araw. Tapos eto guys, tuwang-tuwa kami dito kahit hindi namin alam paano laruin. Tapos, eto naman yung rock climbing wall. Ewan ko lang talaga if kaya to ni Big Boss. So, time check, 7:40 PM na. So, ayan, at papunta na kami sa main dining room. 8 PM kasi yung pinili kong time para sa dinner namin. Tapos, bihis kami tonight at pang fine dining yung aurahan. So, isa rin to sa nilolook forward ni Big Boss ang makakain ng unleashed steak. Pagdating sa kanto, may Jollibee dyan. Ah, Jollibee pala. Thank you! So, isa pala sa gusto ko dito ay marami silang crew na Pinoy. Wala pa kasi kaming nakitang ibang Pinoy na kasabayan namin. Or siguro kung meron, as in konti lang, mostly daw Singaporean and Indian, sabi nung nakausap naming crew na Pinoy. Okay. Evening! Thank you! Kabasa agad tayo dito. So, itong main dining ay dalawang floor. Tapos, pwedeng kumain dito ng breakfast, lunch, and dinner. Unlimited siya and free. Kaya, dito talaga kami kakain pag dinner kasi unlimited yung steak and salmon. Tapos, iba-iba pa yung menu nila everyday. Kaya, iba-ibang steak yung matitikman namin dito. Okay. So, eto pala yung appetizer namin. Naku, hindi pa namin makain yung steak namin. Busog na kami. Ano yung Indian? Masarap? Nais ko na ito, itong itim. Masarap. Picture na kita. Sige, sige, sige. So. Salad. Ako, hindi ako mahilig ako ng salad, pero... for the video. So ayan na nga, at sarap na sarap si Big Boss sa steak niya. Dito na talaga siya magsasawa sa steak. Mas. Hangga. Bukas. Mas mahaba yung pagkain nila na kuan. Yung parang pag-serve ng pagkain. Kasi may penang. Ito na tong first and last. Ano, mag-order ka pa ba ng ibang steak? Well, ito na. Order pa tayo. Feeling ko masusuko kumain sa taas eh. After nito? Pa na, anong oras na? Bakit? Hindi, hanggang 9 lang sila dun. Bukas na lang, dinner, dun tayo kakain. Ayun, steak pa rin yung gumawin mo. So, eto naman yung mga dessert na in-order namin. Approve. Approve. So, after namin mag-dinner, ay andito naman kami ngayon sa Royal Theater. Yung mga activities dito ay may mga schedule na yan at makikita yan sa app ng Royal Caribbean. Kaya makakagawa ka talaga ng itinerary kung ano yung gagawin mo sa buong araw. So, eto pala yung mga maiikling clips na pinanood namin. Grabe, the best talaga! Oh,
So ayan, at 10:30 PM na at andito kami ngayon sa pool area para magtambay saglit. Maganda dito paggabi kasi may movie night. Tapos, pahiga-higa ka lang dyan or mag-jacuzzi. So, moro tayo gikingnan guys. Bye!